Sandali nga. Look, alam ko namang nasaktan kita. Pero hindi naman yata tama na hindi mo ako pansinin. Buong biyahe natin, hindi mo mala ako pinausap. Hindi mo ako pansinin, Rory. Okay lang ako. You're a really nice guy, Brian. I really appreciate lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero, hindi pa rin talaga ako handa na pumasok sa isang relasyon. April! O Greg, anong ginagawa mo dyan? Punta ka ba ng church? Oo. Teka, hinihintay mo ba ako? Oo, para sabay na sana tayong pumunta. Ayos lang. Oo naman. Tara. Bad trip talaga. Pati pinsan ko galit sa akin dahil sa bal na yan eh. Bakit ba kasi kinaibigan natin yung bal na yan? Paano nalang kung magsumbong niya sa polis? Hindi magkakalit-chalit siya ang buhay natin. Hindi naman siguro magsusumbong. Kahit na paano naman nagsama tayong apat, diba? Hindi pwede makampante tayo. Talagang hindi. Minsan na tayo naloko ng bal na yan eh. Akala ko tunay na kaibigan. Isa pa yung bakla na yun, yung bilog. Gatong yun eh. Subukan niya lang bumalik dito. Makakatikim na din siya sa akin. Di ba pwedeng kalimutan natin yung nangyari? Ah, at pakinabangan na naman pera, di ba? Bakit parang kinakampihan mo si Balador? Parang nagbabago ka na ah. Mukhang nagiging mabait ka na. Dapat kasi huwag natin balakin ko. Kasi itingan mo natin. Hindi pwedeng kalimutan natin. Hindi ganyang kadali. Pinahihaan na ako ng bal na yan sa pinsan ko. Hindi pwedeng hindi ako makaganti. Tama lang, tama lang. Mga kalingap, ito po ang pagpapatuloy ng serye na Hango sa Totoong Buhay. Ang kwento ng buhay ng isang tao na napadpad dito sa Bicol dahil sa nakatadhanang misyon. Kumusta kayo? Mga pala, may good news ako. Nabalik ko na yung wallet. Meron ka ba dyan? Ano ba mapapansinin? Ano na yato? Uy! Ano na yun? Ay! Ay! Isa! Ay! Igawin ba kayong abat? Ba't yung tahimik nyo? Oo nga, ba't yun yung pinapansin si Val? Oo nga. Bakit di yan tanongin nyo? Bidabidein! Nagkikialam kasi ay. Ah! Paano naging bidabida si Val? Eh, kumpara naman sa inyong abat, eh, mas matino si Val, no? Correct! Pinalik ba naman yung wallet? Malamang kami na tinuro niyan doon. Baka nga. Baka tinuro na tayo. Yung wallet? Wallet pinagsasabihin mo. Wallet na ninakaw nila. Buti nga, naibalik ko na eh. Ayun naman pala. Bumalik na naman pala kayo sa ganyang gawain. Akala ko ba wala na yan, Kuya Arman? Minsan lang namin ginagawa yun. Ewan ko sa inyo. Baliw talaga kayo. Pero hindi naman yata tama na hindi mo ako pansinin. Buong biyahe natin, hindi mo mala ako pinausap. Hindi mo ako pansinin, Rory. Okay lang ako. You're a really nice guy, Brian. I really appreciate lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero, hindi pa rin talaga ako handa na pumasok sa isang relasyon. About din sa mga nasabi ko, nabigla lang din naman ako. Ito kasi, hindi mo man lang sinabi na totoo na pala yun mga piro. Tsaka, ayoko naman na hindi tayo napapansin. Lalo na kapag kasama natin sila Ella. Tsaka, kaibigan pa din naman kita. Sige. Okay. Okay na tayo ah. Pero naman, kapag pahinga na tayo.
Pero Rory, hindi ako susuko. Papatuloy ko pa rin paniligaw ko sa'yo. Ayan ka na naman. Joke lang. Natin mag-usap eh. Joke lang. Teka lang. Uy, ano pa sa loob mo sa akin? Yan kasi hindi ka sumama. Wala, hindi ka naman paniligaw. Bakit kinilig sa akin? Simula nang pagbalik ng galing ng loob. Palagi na lang yan tulala. Hindi ko alam eh. Hoy, Edna. Ba't tulala ka dyan? Alam niyo naman na naibalik na yung wallet ni Lucas, di ba? Kilala niyo ba kung sino nagbalik nun? Nagbalik? Bakit? Nawalan ba ng wallet si Lucas? Hindi. Nadukutan si Lucas? Wait, nadukutan si Lucas? Oo. Pero binalik sa akin ni Val. Val? Sino si Val? Sana naman ina-update niyo ako, di ba? Yung wala pa pala nung walang oras kayo dyan. Sorry, Aurora. Busy kasi ang kaibigan dun eh. Ano ka pa ng balita kay Val? Busy ba lang kumuha ng wallet ni Lucas, okay? Pero ibinalik naman niya sa akin. Bakit naman kaya? Na nga eh. Hindi ko rin alam eh. Baka nangihingi ng pabuya. Hindi eh. Buti na lang hindi ako sumama sa inyo. Hindi sana na tukutan din ako. Dear Edna, kumusta ka na? Kumusta kayo ng mga kaibigan mo? Sorry nga pala ulit sa nangyari. Sana mapatawad mo ako. Probinsya-probinsya ang dating. Oo nga bro, maganda. Gising nga kami na Edna eh. Pero bro, grabe, nakakatrumang bumalik sa diet. Bakit? Ano ba kung meron? Ano nangyari? Yan kasi bro, atat-atat ka kasi bumalik dito sa Legazpi. Di mo alam mga pinagdaanan ko. Pasensya na bro, kailangan kasi ako sa bahay eh. Kailangan ko muna umuwi. Yaro dito. Ay, may. Natutulala ka. Bro! May problema ka ba? Oo nga. Ay, may. Nainis ako sa Val na yun. Napakayabang. Val? Sino Val? Naalala mo yung bumangga sa akin? Habang inatap yung bahay ni Edna? Yun. Yun si Val. Taka bro. Siya yung nagsauli ng wallet ko. Pero wala na yung pera ko. Ha? Grabe naman. Makagulat naman yan. Nakita ulit kayo nun, Jaime. Ano nangyari? Oo, bro. Pinahiya niya ako kay Edna. Tsaka, bro. Feeling ko may gusto yun kay Edna, eh. Sobrang lagit makatingin nung outreach program. Diba? To ba yun? Nag-outreach kayo? Oo. Hindi ako sinama. Tatatandamin nyo, ah. Hindi ako papayag mapasa kanya si Edna. Di
imposible magustuhan yun ni Edna. Imas lang muna ako sa kanya. Man, huwag naman siyempre. Pasulit na balik ko sa diet. Hindi pwedeng hindi kami magkita ulit. Managkita kami. Manda siya. Wala kayo, May. Exam bro. Relax lang. Nandito naman kami. Ano po para isipin niyo bro? Relax. Saat mo? Ay, wow! Grabe! May dagdag na yun, ha? Thank you, boss! Maraming salamat! Oh, deserve mo yun, deserve! Alam ba? Dagdag niya, boss? Oo, meron na yung bonus niya. Alam mo ba, simula nung dumating ka dito, talagang naging okay ang ating negosyo. Ay, grabe na, boss! Wala yun, boss! Basta galing mo lang, lalo na sa chicks kasi sila yung nagdadala ng swerte saan. Wala yun, boss! Kulang pa nga yun, hayaan niyo, boss! Babawi ako. Masisipagan ko pa. Relax mo yung sarili mo. Hindi yung puro sapatos na lang yung inaano mo. Thank you talaga ulit, boss, kasi unang sahod ko to. Oh, sige, ako naman sarap nito. Good luck. Salamat, boss. Kayo naman sarap, boss. Oo, ako na bala. Napakabait mo naman, boss. Sige, boss. Sige na. Una na ako, ha? Oo, basta enjoy lang, ha? Unang sahod. Baka matatagalan pa. Baka ko mabayaran si Lucas. Pero di bale, sisipagan ko pa. Para kay Edna. April! Oh Greg, anong ginagawa mo dyan? Punta ka ba ng church? Oo. Teka, hinihintay mo ba ako? Oo, para sabay na saan natin pumunta. Ayos lang. Oo naman. Tara. Teka lang, napansin ko lang parang sobrang gloomy mo ngayon, ha? O ba, maliit na bagay? Parang mas maganda ka ngayon. Ngayon ba? Lang? Hindi, actually, lagi naman eh. Pero, iba yung ganda mo ngayon eh. Ipapaganda ka ba para sa akin? Kung hindi ah, alam mo naman lagi-lagi akong maganda. Oo naman. Lagi naman talaga. Kaya nga, parang lagi naman ako nahulog sa'yo. Loko ka talaga? Bakit? Siya nga pala. May gusto kong ibigay sa'yo. Ano? Dahil kang hanapin ko pa eh. Eto. Sorpresa. Chocolate? Oo. Paano mo nalaman? Siyempre. Nagtanong-tanong ako. Tsaka, wala kasi nung outlet eh, kaya ngayon ko lang din na ibigay. Teka, para saan ba to? Wala lang. Gusto ko lang bagay mo kahit. Bakit? Teka, ibigay din ako sa'yo. Akin yung kamay mo. Paano yun? Bakit? Akin yung kamay mo. Bakit niya? Isusot ko to. Ano yan? Bracelet! Oh, saan? Basta, akin na yung kamay mo. Gusto ko lang din maging mabait. Tara na. Ang tira. Bad trip talaga. Pati pinsan ko galit sa akin dahil sa bal na yan eh. Bakit ba kasi kinaibigan natin yung bal na yan? Paano nilang kung magsumbong niya sa pulis? Hindi magkakalit-chalit ang buhay natin. Hindi naman siguro magsusumbong. Kahit na paano mo nagsama tayong apat, diba? Hindi pwede makampante tayo. Talagang hindi. Minsan na tayo naloko ng bal na yan eh. Akala ko tunay na kaibigan. Isa pa yung bakla na yun, yung bilog. Gatong yun eh. Subukan niya lang bumalik dito. Makakatikim na din siya sa akin. Di ba pwedeng limitan natin yung nangyari ito? Ah, at pakinabagan na naman, meron di ba? Bakit parang kinakampihan mo si Balador? Parang nagbabago ka na ah.
Mukhang nagiging mabait ka na. Dapat kasi huwag natin palaki ko. Kasi hindi ka naman natin. Hindi pwedeng kalimutan natin. Hindi yung indikan yung kadali. Pinahihaan na ako ng bal na yan sa pinsang ko. Hindi pwedeng hindi ako makaganti. Tama lang, tama lang. Ang plano. Ang gagawin natin. Ako nang bahala. Dapat makaganti tayo. Hindi pwede yung ganun ay. Di ba may pinsan yun? Usapin na lang kayo natin si Bay. Ako nang bahala, pare. Mukhang nagiging mabait ka na eh. Bigyan niyo na sa akin to. Tara na. Minsan? Basta? Uy, minsan! Tuloy ka! Opo, ano yan? Ito, dinagawin ito ng pagkain. Ay, grabe naman, minsan. Nagabala ka pa. Salamat, ha. Ay, naku, bakit mo kasi kinikipit yung sarili mo? Ang balita ko, kakasahod mo lang, eh. Alam mo, maninsan, naiya kasi ako kay Edna. Di ba yung ninakaw na pera nila, Arman? Pinag-ipunan ko. Kailangan kong bayaran sila Edna sa kasi Lucas. Ako naman. Bakit? Bakit ikaw kailangan mong problema doon sa pambayad doon? Bakit hindi mo singilin doon sa mga kaibigan mo, kila Arman? Total, sila naman gumastos ng pera. Kaya yeah, maninsan kasi wala rin naman trabaho yung mga yon. Baka gumawa lang ulit ng kalokohan. Saka isa pa, hindi nila ako pinapansin. Galit nga sa akin si Arman. Sila pa talaga yung may ganang magalit. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi sila mabuting kaibigan para sa'yo. Pero diyan ako bumilib sa'yo. Kahit na ganun yung mga kaibigan mo, may prinsipyo ka pa rin. Oo, minsan, naalala ko rin kasi sa kanila yung mga kaibigan ko sa Manila. Na kahit ganun sila, may mga mabuting puso din naman sila. Saka naniniwala ako na balang araw, magkabago din sila. So kaya ko, unti-unti mo akong binabago. Salamat din sana. Wala ka naman yun. Pero, ibahin mo sila, Arman. Kaya, susunod, kung pipili ka ng mga kaibigan, kilalanin mong mabuti. Para hindi ka nagkakaproblema ng ganyan. Sige, Insan. Thank you, ha. Sige, yung sinabi kong nilibre kita, di ko nakalimutan yun, ha? Oo, tatandaan ko yan. Iintayin ko yan. Oo naman. Sige, Insan. Thank you. Alis ka rin ako. Salamat.